I am happy. Uy! Akala ko I am ready. Nakatingin si Kate. Alam mo, ang sarap ngayon mag-share na ng lahat ganito ko open since sinabi namin last press con yung totoong status namin. But really, kami ni DJ, ano, I'm the happiest when I'm with DJ. And ang... Yes, kasi hindi lang siya boyfriend eh. Kaibigan mo rin, sasabihin mo sa lahat kung paano siya sa family ko. Yun lang. That's my three words for you. Thank you, Kat. Last question, RJ. May tanong lang ako. Sige po. Since kinuna nito sa Ormoc, ang ibig sabihin, mga probinsyano kayo? Yes, yung setting basically, taga dun kami. So, in fact, in some of the scenes that we have, may konting Bisaya. Yes. Thank you. And then another question from Tommy. Is this your first movie? This is my second movie po. Yes po. I was in a movie with Jake Cuenca and Angelo Quinto before, but this is my biggest project ever since BBB, so yes. Thank you. Thank you, Manay. Last question kay Archie. Ang tanong ko kay Kat, ano? Bali yung pelikula mo, The House of Mask, ang nagdala ng highest grossing Pinoy film of all time. Sumunod na movie mo after that. How do you cope with the pressure? Sorry, how? Coping with the pressure. Actually, kasi siguro itong movie namin na to, ibang-iba po siya sa House of Us. It's a family movie and ang ganda-ganda ng material. So more than just the amount na makukuha namin kung pag-snowing na kami, hindi yun important. Mas gusto ko kung gano'ng karaming pamilya, anak, yung matatouch ng story namin. And of course, bonus na kapag ilang millions yung kinita ng movie. But at the end of the day, feeling namin nagagawa namin yung trabaho namin as actors kapag yung mga nanood, nakita yung sarili sa'yo. Alam, may takeaway sila kapag pagkalabas sila ng sinehan. And yun, happy ako sa material po, especially nung kinuna namin yung confrontations and all. Gusto ko siyang mapanood ng lahat ng members ng family. Kasi diba, for the past few projects po nang nagawa ng stars, yung mapuro love story eh. And fan ako ng Four Sisters in a Wedding, fan ako ng Seven Sundays. Super! And nung sinabi sa akin, hindi ko talaga in-expect na parang porch na noon itong Three Words to Forever. And masaya lang ako kasi fan ako ng project na to. So sana bigyan nyo ng chance, bigyan nyo ng oras. Gusto ko makagawa ng isang movie na parang anak ni Ate V. Pero si Kat yung kasama. Yes! Actually, binanggit na yun sa akin ng Emma Burman, ba't hindi pa? Baka matuloy pa. Palo, question ko. Speaking of Three Words to Forever, ang tanong ko kay Koma at saka kay Sharon, ano? Enumerate at least three words na forever na maalala mo kay Koma at ikaw, Sharon. Ano yung three words that forever na maalala mo kay Sharon? Three words na maalala ko sa akin. Baliktad yata. Goma, ano yung three words na forever na maalala mo kay Sharon? Siguro I can say that you've been wonderful. That can mean 1 million people. Please elaborate. Elaborate. Baker? About Sharon, ano yung three words na forever mong maalala kay Koma? Nel, check mo nga, inatake daw si Chris. Shouldn't be so hard. Kami napunta siya ng emergency ng ER. Ano lang yun ha? Chest pain. Ah, ikaw na raw. Mahal ko yung red na na. Hygiene pictorial.
wala ka naman talagang sakit sa puso. Pero minsan may ganun. Parang sobrang ka na-excite. Sige nga, kayo na. Ano three words for ni Charlotte para sa akin? Ganun. Three words para sa akin. Face ni Ate siya. Ayun, di ba kaisip Archie, baka mamaya sa one-on-one or magkaroon ng time si Ate Charlotte. Hindi, mahirap yung tatlo lang kasi. I know. Ayoko lang salita kasi babae ako. Oh, so, nag-gets mo na Archie. Okay ka na doon. Okay na si Archie doon. Palapakan natin ang cast ng Three Words to Forever. Please invite everyone.